ako bilang isa sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Miyembro o ministro? Miyembro, miyembro. Miyembro o ministro? Miyembro, miyembro. Hindi ako ministro, miyembro ako. Miyembro lang ako. Totoo ba yon sa mga nakakakilala sa kanya? Ayun, kilala kayo nung mga yun. Kilalanin niyo ako kung kilala niyo ako. Oh, eto, tingnan niyo ako. Anong katibayan yung ako yung ministro? Narito po ang pahayag ng isa po sa mga ministro na dumaluroon sa nasabing Grand Pulong ni Eliseo Soriano. Kapag ang mga nagtatanong ay hindi sasalungat sa kanyang sagot. Ako bilang isa sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Miyembro o ministro? Miyembro, miyembro. Miyembro o ministro? Miyembro, miyembro. Kilalanin niyo ako kung kilala niyo ako. Oh, eto, tingnan niyo ako. Anong katibayan yung ako yung ministro? Narito po ang pahayag ng isa po sa mga ministro na dumaluroon sa nasabing Grand Pulong ni Eliseo Soriano. Kapag ang mga nagtatanong ay hindi sasalungat sa kanyang sagot. Miyembro lang, miyembro lang. Miyembro lang. Ha? Pero ganito lang po sasabihin ko sa inyo lahat. Ito po, Bible Exposition, may proseso ito. Yung magtatanong, pinalilista. Para first come, first serve. Yung, sandali lang po. Yung pong ginawa nung kasama niya kanina, malaking kabastusan. Hindi naman siya tinatawag. Kinuha yung mic, at imbis na yung tinawag na pangalan, siya nagtanong. Eh, pero hindi naman nagtatanong, nakikipagdiskusyon eh. Ngayon ito, ang pangalan daw niya, si Lito. Tingnan mo nga kung nasa listahan yung pangalan niya. Nakalista ang Iglesia ni Cristo dito. Ding Dong Monton, Jimmy Barrera, walang Mendoza. Kararating ko lang. Wala ka sa listahan. Kararating ko lang kaya hindi ako nakapagpalista. Hindi ko alam na ililista pala. Oh, come on! Come on! Oh, come on! Hindi ko alam na magpapalista pala. Hindi ko alam na magpapalista. Saka hindi. Walang nagsabi sa akin na ako'y magpapalista. Tandang kabastusan ng iglesia ni Manalo yan. Pasensya ka na. Maraming nagpalista. Uunahin ko yon kaysa sa'yo. Hindi kami pumapayag sa kabastusan. Ayoko ng kabastusan. Isang tanong lang. Isang tanong lang sa akin, mga kapatid. Hoy, wala ka sa listahan eh. Bastos talaga kayo eh. Una, ang sabi namin, yung ministro nandyan. Nagtaas ka ng kamay, sabi mo ikaw yon. Ministro ni Manalo, nandyan! Sa lokal na pag-asa, lumusob din yan! Narito po ang pahayag ng isa po sa mga ministro na dumaluroon sa nasabing Grand Pulong ni Eliseo Soriano. Kapag ang mga nagtatanong ay hindi sasalungat sa kanyang sagot. Ako bilang isa sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Miyembro o ministro? Miyembro, miyembro. Miyembro o ministro? Miyembro, miyembro. Kilalanin niyo ako kung kilala niyo ako. Oh, eto, tingnan niyo ako. Anong katibayan yung ako yung ministro? Narito po ang pahayag ng isa po sa mga ministro na dumaluroon sa nasabing Grand Pulong ni Eliseo Soriano. Kapag ang mga nagtatanong ay hindi sasalungat sa kanyang sagot. Ngayon, itinatanggi mong ministro ka! Hindi ako ministro, miyembro ako. Hindi ako ministro, miyembro ako. Kaya itinatanggi nitong ministro siya, mapapahiya kasi eh. Bastos kasi! Sabi mo kanina, ministro ka, nung nagtatanong sila Brother Jocel lang ministro eh. Tumaas ka ng kamay dong. Ministro ni Manalo, nandyan! Sa lokal na pag-asa, lumusob din yan! Ngayon, pag nandiyan ka na, hindi ka na ministro.
Hindi ako ministro, miyembro ako. Hindi ako ministro, miyembro ako. Narito po ang pahayag ng isa po sa mga ministro na dumaluroon sa nasabing Grand Pulong ni Eliseo Soriano. Kapag ka ang mga nagtatanong ay hindi sasalungat sa kanyang sagot. Ako bilang isa sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Miyembro o ministro? Miyembro, miyembro. Miyembro o ministro? Miyembro, miyembro. Kilalanin niyo ako kung kilala niyo ako. Oh, eto, tingnan niyo ako. Anong katibayan niyo ako yung ministro? Narito po ang pahayag ng isa po sa mga ministro na dumaluroon sa nasabing Grand Pulong ni Eliseo Soriano. Kapag ka ang mga nagtatanong ay hindi sasalungat sa kanyang sagot. Lako, mahirap kausap ang sinungaling! Mahirap kausap ang sinungaling, tigilan na natin. Talaga lang pinapatunayan, Brother Josel, nitong mga ministro ni Manalo na lahat ng ministro sinungaling! Ngayon, kung ang isang manggagawa, mga kapatid, sinungaling, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, siya pang nagtuturo ng katiwalian, eh lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapa ng Diablo. Eh sino yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat. Ganyan. Wala na. Hindi nyo maibabangon ang puri ninyo. Si Manalo talagang hindi lalaban kay kapatid na Soriano. Inamin na kasi ng puno nyo, hindi nyo pa matanggap. Ngayon, nanedesperado kayo, ganyan ang ginagawa nyo. Talo talaga, abot ang kabastusan itong mga ito.